Higit 40,000 sako ng smuggled na bigas ang libreng pinamigay sa Sambuanga sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos. Pumasa naman daw sa quality control ang bigas bago ito pinamigay. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Umaga pa lang, mahaba na ang pila sa NFA warehouse sa Zamboanga City. Dito nakaimbak ang 42,000 sako ng bigas na ipinamahagi ng DSWD ngayong araw sa pangunguna ni Pangulong Bongbong Marcos. Kabilang sa mga benepisyaryo, sina Fauzia at Jul, parehong mga magulang na hindi alam kung paano didiskartihan ang makabutas bulsang presyo ng bigas. Mahirap talaga, sir, kasi umabot na ng 60 o 65 peso ngayon ang rice kada kilo. Dati, nagsasayang kami ng bawat buong araw ng 3 kilos. Pero ngayon 2 kilo na lang, hirap. Kasi bibili kami ng mga kamote para hisasabay lang namin para maano lang ang bigas. 4,000 benepisyaryo ang nabahagian sa Sambuanga City at Sambuanga Sibugay. Ang selection po natin ng ating beneficiaries na makakatanggap dito ay ang ating mga pantawid pamilyang Pilipino program beneficiaries na nasa level 1 at level 2 na well-being. So kapag sinasabi po nating level 1, sila po yung mga nasa survival po na level, at yung mga level 2 naman po, sila po yung nasa sa subsistence na level of well-being. Sila po yung talagang identified as poor at may tendency pa po na mas maghirap. Pag-amin ng DSWD, smuggled ang mga ipinamahaging bigas na nasabat ng mga otoridad nitong Mayo. At imbes na masayang, naging donasyon ito ng Bureau of Customs sa DSWD. Tiniyak naman ng Customs na pumasa sa quality control ang mga bigas bago ipinamahagi. Paglilinaw ng BOC at NFA, dumaan na sa pagsusuri ang mga smuggled na bigas na ito. Sa katunayan, labeled na as safe for consumption o ligtas na itong kainin. Binigyan rin nila tayo ng pagkakataon upang siyasatin ang kaligdad ng bigas na ito. Sa unang tingin, maputi at wala naman itong hindi kaaya-ayang amoy. Sa kanyang speech, binigyang diin ng Pangulo ang kanyang marching order na labanan ng smuggling. Kailangan natin higpitan ang pagbantay sa mga illegal na imported o smuggled na bigas. Kasi po, ang nangyayari po, itong mga smuggled na bigas, yung may-ari niyan, hindi po nila ipagbibilihan. Mag-aantayan, iipitin nila yung supply hanggang tumaas ang presyo. Yun yung nakikita natin, kaya nagtaasan ang presyo ng bigas. Sabi naman ng Customs, hindi lang sa Sambuanga Peninsula mamamahagi ng donasyong bigas. Some part of it will go to ibang area ng Pilipinas. And I heard sa Surigao, sa Siargao, sa Dinagat, meron din sa Basilan, sa Hulo. Bukod sa paglaban sa smuggling, gusto rin ng Pangulo na pataasin ang buffer stock ng mga bigas sa mga warehouse ng National Food Authority. Pupunuin nila itong warehouse, dadagdagan natin, gagawin natin mas malaki ang buffer stock para medyo meron, hindi na natin dapat makita ang biglang pagtaas ng mga presyo. Pero kaya pa bang ibaba sa 20 pesos ang kada kilo ng bigas gaya ng ipinangako ng Pangulo? Sabi ni PBBM, posible. Pero mahirap pa sa ngayon. May chance lang yan. Kung maayos natin ang production natin at maging maayos ang hindi tayo masyadong bagyuhin at yung mga tulong na binibigay natin sa mga farmer ay magamit na nila. Ang problema kasi at maraming nangyayari sa labas ng Pilipinas na kailangan natin mag-adjust kaya't nagkakaganyan. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, tulip babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.